Ayan, subukan natin hapulin yung Raider 150 ba yan? Raider? Hindi ko alam kung Raider 150 sa 110. Mga ka-throttle, so ngayon gagawin natin ng NMAX 2021 natin. So, doon natin re-review guys. Ayan, so meron na tayong previous review nito mga ka-throttle, yung dealer yung nag-review. So ngayon re-review natin ang sarili natin. So kasama na dyan yung speed, comfortability, tsaka kung ano yung mga maganda sa NMAX, tsaka gusto ko dito sa NMAX 2021 mga ka-throttle. So ayan. Mga ka-throttle, no? Ito yung NMAX 2021 natin. So quick review lang mga ka-throttle. So ayan, kung nakikita nyo, napakaganda na yung mugs niya. Icon gray nga pala kulay na itong unit ko mga ka-throttle, no? So ayan, nakikita nyo, dual channel ABS na rin yung kinuha ko. Meron na ito non-ABS mga ka-throttle, pero para sa akin yung safety, magkano lang din naman dadagdag mo. And then ito pa mga ka-throttle, isa sa nagustuhan ko yung charging port niya, nakatago. And then malaki yung lagayan ng cellphone. So yung isang packet niya dito, ayan, ginakalagay yung gloves ko guys, medyo malalim siya, no? Medyo maliit pero malalim din, ayan. So mas malalim dito sa kabila. Gloves ko kasyang-kasya mga ka-throttle, no. So and then yung seat niya malaki na rin, kasya na helmet, ayan. Napakalaki, no. Wala pang laman, bagong-bago pa lang. Wala pa 1 week sa akin 'to. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito mga ka-throttle, syempre malaki gulong, no. Pero yun nga, medyo madulas 'to kasi stock. So alam naman natin 'yan. So wala pa akong plaka. Wala pang ORCR mga ka-throttle, no. Hindi ko pa siya pwedeng ilayo. So isa sa mga ayaw ko dito, syempre etong shocks niya, napakatigas talaga mga ka-throttle. Ramdam na ramdam. So papakita ko yun mamaya. So isa pa sa ayaw ko dito, etong air filter niya, tignan nyo, gumagalaw. Mukhang hindi naman siya madaling masira, kaso parang hindi ko alam mga ka-throttle in the long run kung matatanggal ba siya o ano, pero titignan ko pa rin. So far sa ngayon, yun lang yung mga ayaw ko dito sa NMAX 2021. Syempre, and quick review lang yan mga ka-throttle. So ito yung likod niya, ito yung signal light niya. Ayan, syempre mga ka-throttle, di-remote na rin. So nasa bulsa ko lang yung remote. Ayan, on lang natin dito. Start natin. So patakbuhin na natin mga ka-throttle. Tatry muna natin yung speed, kung ano mga sabi ko sa speed. Actually sa ngayon, ayoko pa siyang i-top speed kasi guys, napakaraming sasakyan. Nakikita nyo naman. Siguro kukunin ko lang yung ano niya, no, comfortability niya sa pagtakbo niya. Actually 90 km na yung tinakbo niya mga ka-throttle overall. So ayan, yung Y-Connect nga pala neto mga ka-throttle, na-try ko na rin. So all good siya, maganda. So ayan, pag start pa lang, smooth na mga ka-throttle, wala kang nararamdamang vibrate. Hindi ko alam, siguro dahil bago lang, pero wala naman akong nababalita na ma-vibrate na yung NMAX. So tignan natin sa mga susunod, pero napaka-smooth mga ka-throttle. Ayan, hindi muna mamalayan, nasa 60 kph ka na pala. Talagang ano, bilis mo lang siya matutunan i-drive mga ka-throttle. Tsaka ang dali mo lang siya makabisa. Yung mukha siyang mabigat pero napakagaan pala pag pinatakbo. So ayan. And di natin namamalayan guys, no, 80 kph na pala tayo. Sa ilang segundo lang yun mga ka-throttle. Ganong kabilis si NMAX 2021. Dahil pagdating ng 60 kph pataas, kung hindi ako nagkakamali, doon na gumagana yung BBA. So ano yung tinatawag natin na BBA? Yun yung parang turbo siya pagdating ng 60+. Eh bigla na siyang bibilis mga ka-throttle. So din nga natin matatry yung top speed dito sa ngayon, no. Ayan, nakita nyo yung dami sasakyan. Unfortunately, no. So ito mga ka-throttle, try natin dito. Isa lang masabi ko, napaka-comfort talaga yung paa, yung position ng kamay. Sobrang comfort talaga na ibibigay ng NMAX 2021 mga ka-throttle. Hindi ko alam sa NMAX 2019 since hindi pa naman ako nakatry nun. Ayan guys, packet pen ha, 80+ na kaagad. So hindi pa natin matodo kasi may mga sasakyan sa unahan. Try natin dito mga ka-throttle, try natin. Eh marami sasakyan kasi, pero napakalakas nya. Eh nakita nyo naman, 90+ kaagad. So pasensya na kung puro hangin yung maririnig nyo dyan.
medyo ramdam ko yung ABS doon mga ka-throttle no, nung nag nagpreno tayo. So yun, nakikita nyo naman 108 sa napakaikling distansya na yun. So guys, kumbaga sa ride hindi kayo iwan nito kahit may angkas ka pa, hindi mahirap kang iwanan dahil dito no. So napaka-smooth mga ka-throttle sa mga hindi pa nakapag-try ng NMAX bago kayo bumili. Try nyo rin muna ibang motor, pero para sa akin kasi guys. Eh ito na yung ano eh. Kumbaga, ito talaga yung bagay sa akin mga ka-throttle. Binigay niya yung comfort, speed. Para sa akin sulit naman. Actually guys, eh nasa harapan ko. Ganyan yung kukunin ko dapat. Kaso nga lang eh hindi tayo nabiyayaan dati. Hanggang sabi ko nga pag dumating si NMAX 2020, NMAX na tayo. Kaso yun, may lumabas kagad na 2021. Inantay natin ng konti. Ito na nga, pahirapan makahanap ng cash. Napaka-smooth. So yan guys, yung position ko talaga dito, talagang yung paa mo pwede mong ilagay sa gitna, pwede mong ilagay sa bandang harapan. So napaka-komportable mga ka-throttle, nare-relax mo talaga yung paa mo. So pasensya na nga pala kayo kung wala tayong front cam sa mga bago lang dyan sa channel ko. Marami kayo dyan matututunan. Sa ngayon ganito muna content ko guys, kasi syempre na-enjoy ko muna tong NMAX 2021 ko. Pero sa mga susunod guys, yung mga LTO content tayo, tsaka iba pang matututunan natin. So ayan, medyo against the light dito mga ka-throttle, tatry natin top speed. Ito yung klase ng motor na hindi ka talaga ipapahiya no? Guys, nararamdaman ko yung BBA, yung parang biglang sumisibat. Nakapag-try din naman ako ng ibang ano, 150cc na motor, pero hindi siya kagaya na ito. So isang ikot pa tayo mga ka-throttle para mapakita ko sa inyo yung speed no. Isang ikot pa tayo. Ayan, may lubak. Medyo ramdam ko yung lubak. So try pa natin na daan sa lubak mga ka-throttle para masabi talaga natin. Ayan, sa mga ganyang kalilit na lubak, ramdam mo siya. Guys, try natin yung speed dito. Ayan, daming sasakyan talaga. Ayan, nakita nyo no. Ang lakas din kasi ng preno niya, yung tipong ramdam na ramdam mo yung ABS. Ayan o. O diba? Kaya hindi ka kakabahan pag mabilis dito mga ka-throttle. Siyempre, kapag may angkas, ibang usapan na yun. And guys, nakikita nyo naman, nasisingit natin siya. No? Mabilis natin siya nasisingit. Kahit medyo bulky siya. Ayan, nakikita nyo. Pero huwag niyong papasukan yung bus yan eh. Kahit medyo bulky siya, eh talagang nasisingit natin siya. Feeling ko guys, pag sa traffic, hindi ka mahihirapan dito kasi sobrang stable niya. Sa laki ng gulong niya, sa stable ng takbo niya, hindi siya ma-vibrate. Eh, wala kang problema sa traffic dito. Yun lang masabi ko mga ka-throttle. Sadyang tuwan-tuwa ako, no? Sa halagang 144. So, though hindi naman afford ng lahat, pwede naman kayo kumuha ng installment. Pero, masabi ko guys, hindi naman sayang pera nyo, di ba? Lagaan nyo lang maigi. Ito nga pala mga ka-throttle sa mga naka-NMAX dyan. So, baka pwede i-share nyo naman tong video na to sa mga NMAX group para aware na rin sila na meron bagong motovlogger na naka-NMAX, no? Ayan, subukan natin habulin yung RAIDER 150 ba yan? Ayan, galing sumingit. Subukan natin habulin mga ka-throttle, RAIDER 150. Pigang ano lang ako, kumbaga pigang takot pa. Alam naman natin na umabot ng 120 mahigit tong NMAX. Ang masabi ko lang, sa pigang yun, kumbaga parang ayoko pa siyang isagad ng todo eh, diba? Pero nakita nyo naman, RAIDER 150. Parang todo niya na, yun yung masabi ko, parang todo na. Ano ba tingin nyo? Diba, parang todong piga niya na eh, kasi nung nalaman niya na hinahabol natin siya, eh parang ano, parang binilisan niya lalo, pero... Makita nyo naman, pigang takot pa ako, pigang baguhan pa ako sa NMAX mga ka-throttle. Ayokong isagad ng todo. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito mga ka-throttle, meron siyang idling stop. So like for example, yan on natin.
idling stop. Ayan, namamatay kagad siya. Tapos kapag pinihit mo, under ulit. Tapos kapag siguro mga 3 seconds lang, na pagkatapos niya mag-idle or pagkatapos huminto, mamatay kagad. So ayan, namatay na siya. Alam naman natin mga ka-throttle na yung Raider eh kayang-kaya din, 'di ba? Alam ko nagwa 130 mahigit ang Raider eh. Alam ko namang hindi tayo sasabay. So hindi naman sa akin narera ko siya, ang sa akin lang para makita ko lang yung ano niya. Para makita ko lang yung kumbaga yung potential niya, 'di ba? Para makita ko lang yung power ng NMAX natin kung kayang sumabay. So far, ayun, pigang takot, hindi natin nahabol. Pero abangan nyo guys kapag nakabisa ko tong NMAX na to, kapag nawala na yung kabago. Pag nawala na yung kabago, kumbaga ngayon kasi kabado pa tayo, hindi pa natin alam kung yung gulong niya mapagkakatiwalaan ba natin. Eh alam naman natin NMAX kung gaano kalakas yung preno niya, kung sa 120 kph kaya bang mag sudden brake. So hindi natin alam guys, hindi ko pa rin alam ang capacity ng ano no, ng ABS. So abangan natin yan dito sa channel ko mga ka-throttle. So ayun, dito na rin ako guys. Siguro sunod na vlog natin, susubukan natin yung pinaka top speed nito, which is ang naisip ko na lugar, dang ray na lang talaga para makuha ko. So shoutout nga pala sa nakasabay natin, hindi ko alam kung Raider, pero mukha siyang Raider mga ka-throttle, kasi may Raider yung tropa ko, si Mark Janito Basilio. So may Raider siya eh, kaya alam ko yung ano, alam ko yung likuran ng Raider. Sana hindi ako nagkakamali ng show. Shoutout sa iyo ka-throttle na inarera tayo. Actually guys, sa mga ano na yun, mga time na yun, nung nasa 100 mahigit, hindi ko alam kung ilan inabot ko, no? Kasi ang huling tingin ko lang 112 eh. And hindi pa natin niyuyukuan. So ang inabot niya, hindi ko sure, basta 112 nakita ko. Titignan ko na lang sa video kung ilan yung pinaka inabot niya talaga. Alam naman natin na hindi pa sagad ng NMAX yun, no? At saka medyo paakyat yung lugar. So pero nga sabi ko guys, kayang-kaya niya makipagsabayan. Yun nga lang, may iwan din. Hindi siya kagaya ng ibang 150cc na parang hirap na hirap. So yun lang guys, siguro binigay ko lang talaga yung impression ko dito sa ano, drive impression. So ito yung mga ka-throttle. So ang dami nagsabi, height ko 5'7". Medyo tip-toe ako ng konti, pero kayang-kaya naman siya, wala namang problema. Kumbaga parang in between ako ng tip-toe tsaka flat-footed. So yun mga ka-throttle, huwag niyong gagayahin yung ginawa ko, especially sa mga baguhan pa lang dyan. Ako kasi guys, medyo may experience na rin ako sa pagpapatakbo. Kaso hindi ko tinodo kasi nga, gawa ng bago yung motor. Hindi ko pa siya kabisado. So sa mga balak magpa-review dyan, sa mga balak magpa-review dyan mga ka-throttle ng motor nila or bago, pwede message nyo lang ako sa Edride, Edride Motovlog, no? So sa group makikita nyo rin yung FB page ko, I mean yung FB, personal FB ko. So hanggang dito na lang mga ka-throttle, maraming salamat, supportahan nyo pa rin ako, no? This is Edride, ride safe always.